So good morning guys and welcome to my channel. And for today's topic, we're going to review another product by Kunlien. Ang variant na to kay KLSX. So hindi ito yung pangkaraniwang number variant na may mga numbers na katulad nung KL09 na na-acquire ko 2 years ago. So guys, the reason why I wanted to review this and acquire this heuristic kahit meron ako primary cue is to see yung consistency noong Kunlien. So noong unang nabili ko yung Kunlien kung KL09, it was 2 years ago, wala pang masyadong naglalabas atun, J-Flower lang tsaka Kunlien. Then later on lumabas na yung mga Omin, mga Krykal, QX, Qlis. So may mga little monster pa ngayon, and in fairness, magaganda din yung mga quality ng mga labas ngayon. Kaya lang, I wanted to see yung consistency. So this Kunlien SX ay conical taper, so para siyang V-taper. Unlike yung mga labas dati na pro taper, na yung 3/4 slim, consistent, tas biglang magkocone siya sa dulo. So, maganda siya kasi exquisite yung design, tas naka-leather din siya, parang cowhide leather yung anti-perspirant yung wrap niya. Tapos naka-rainbow tip siya. Ayan o, kung makikita nyo, conical yung ano niya. Unlike yung primary Q ko na pro taper siya. So, maganda yung design niya. Very formal, black and white. It rolls straight. So, as usual, yung usual review natin o test it, I always start with a simple stand shot. So, ganun din naman doon sa ginawa ko doon sa KL09. So, napansin ko lang dito, just like yung Kunlien na isa, medyo crispy yung patama niya. And it gives you what you want. Example, straight shot. Straight pa rin, o depende siguro sa tumitira. So may power tong tako na to, may power, so konting pitik lang, just like the old Kunlien. So wala naman pinagkaiba, consistent sila sa low. So here I'm trying to do a left bottom spin. So another left bottom spin. So napansin ko yung rainbow, original rainbow tip ni Kunlien ay makapit kahit medium siya. That's a top right spin. Medyo kulang lang ako sa spin. Now I'm trying yung contra naman, top left. So napansin ko low deflection siya, same yung kung saan yung patama, dun din yung pectus niya. So I did not do any adjustment, at kita niyo yung kapit nung Kunlien rainbow tip at medium tip lang siya, makapit siya for pectus. Straight for long shot, crispy yung patama. Then trying to do a decent draw shot. So medyo may kalayuan yun, pero tingnan niyo, konting saltik lang. So let's do the pocketing. So guys, yung nasa top right ay yung KL09. So I'm just trying to compare yung performance niya kung the same, and at the same time yung quality. So ang napansin ko lang dito, yung mga labas ngayon comes with a soft cloth. Dati kasi may mga box pa siya, may tisa na tig 800, yung nano na oil based tisa. Tapos may cloth pa siya. Ngayon, parang soft case na lang siya eh. Yung parang tela na case. So, the KL is like a pro taper na 12.5mm. Ito pong ginagamit ko ditong KLSX na series ng Kunlien is 12.2mm. So, para po siyang ignite, mesh ignite diameter. So, looking at the top screen,
Yan po yung example ko dun sa KL09. So almost the same po, kaya lang siyempre nagkaiba lang ng stroke kasi nag-improve ng konti. Tapos yung mga labas ngayon, katulad doon sa friend ko rin na Mikonlin 05, parang wala na siyang serial number sa pinaka pin, sa joint pin ng butt at saka doon sa base noong shaft. So wala na po mga number. Unlike yung mga labas before, meron siyang serial number. Yun po yung napansin ko, yung pinagkaiba niya. Maybe because sumikat na siya at marami ng yung nagma-mass production na. Yung demand, kaya siguro hindi na nalagyan ng serial number. I don't know, for whatever reason. Pero basically, yun pong quality ng tira. Malutong pa rin, matigas yung shaft niya. And pag straight shot, hindi wala masyadong vibration. So medyo magaang lang para sa akin kasi I'm used to 18.8 to 19.20 ounce ng bigat ng tako. Ito po ay nasa regular or general weight at around 18 to 18.5. So I still recommend Conlien, lalo na doon sa mga gustong magkaroon ng carbon fiber, decent carbon fiber, kasi they have been here for like 5 years or 3 years, I don't know. Pero I bought my first Conlien 2 years ago na wala, hindi pa masyadong kilala at wala pa masyadong gumagamit noon. Ngayon, madami nang gumagamit ng Conlien. So kasabayan po siya ni J Flower. So please subscribe po doon sa hindi pa nakaka-subscribe, and like and share. And please comment below if you want to say something or ask something regarding their product. The Q-Stick is still affordable. Check nyo yung website nila. Maraming variants ang pamimilian doon, guys. So thank you for watching and more power to you guys. I hope nakatulong itong video. Thank you. Thank you.